Mary Grace Rodriguez Maraya. Ito naman po yung Tagalupang pangako pa yata. At siya po ay 40 years old. At ito po yung nagmensahe rin sa ating anti-crime page. Si Ate Mary Grace po ay mayroon dalawang anak. Isang grade 4 at isang kinder. At hindi sila nakapasok ngayong taon pero nagpadala siya sa ating page ng mga card ng bata. Ibig sabihin po, nakapasok na pero ngayong taon po ay hindi niya na nakapasok dahil nung ipina-enroll niya po ay hinahanapan na sila ng birth certificate ng kanyang mga anak. Pero hindi po nailakad ni ate, Ate Mary Grace yung mga birth certificate dahil late registration ang gagawin. Okay. At ito po ay medyo may kamahalan yung pagpapalate, magpaparehistro, no? Yung late registration. Ang trabaho po ng kanyang asawa ay nangangalakal noon sa Montalban. Pero dahil delikado, sumama na lang po ito sa pinsan niya sa Angeles, Pampanga para maglibot ng double deck. Kahit nahihirapan siya na mapapalayo yung kanyang asawa, ay pumayag na rin po sila dahil wala talaga silang pagkukunan. Ito daw po ay nakakapagpadala ng 1,000 tuwing linggo, pero pag mahina daw po ang benta ay 500 lang. Kaya po kinakapos pa rin. Inuuna po niya yung kanilang pagkain. Hindi sila makahanap ng maayos na trabaho silang mag-asawa dahil nga hindi rin sila nakatapos ng pag-aaral. Kaya po sa ngayon, ang hinihingi niya po talaga ng tulong ay yung pag-aaral ng kanyang mga anak at tayong kanilang pangailangan. Pero para malaman pa natin kung ano pa ba ang sitwasyon nila sa ngayon, ay makakausap po natin si Ate Mary Grace. Magandang umaga, Mary Grace. Magandang umaga din po, Miss Lady I. Oh, ito si Tatay, kausapin mo na. Magandang umaga. Good morning. Good morning po, Tay. Magandang umaga, Mary Grace. Mary Good morning Grace. Din po, Tay. Yes, oo. Oh, yung pagpaparehistro ng anak mo, wag mo nang problema yon. Sagot na ni Tatay yan. Madali yun, Tay. Mas madali yan nun. Kung mas madali yan, para ka lang tayo nagparehistro ng kotse niyan. Tapos, anong pinagkakaabalahan mo para at least kahit paano makatulong sa pang-araw-araw ninyo? Nangangalakal din po ako sa 9, Tay. Ano, masama yung nangangalakal ka? Opo, Tay, yung nagpipili po ng basura. Tapos yung basura. Hindi kinakalakal, Tay. Nangangalakal. Oo, kala, bali, pagdating ko. Pag nagre-reduce kasi ako, kala ko, pinangangalakal ka eh. Ang pala, nangangalakal ka. Pagpasensya mo na, Mary Grace, si Tatay, medyo pagkaguto, medyo bingi ka rin eh. Okay lang po, Tay. So, magkano kinikita mo? Minsan po, 120. Pinakamataas po pang may kaning baboy, 150 po. Kaning baboy? Saan mo binibenta yung mga kaning baboy mo dyan? May mga... May kumukuha po dun mismo sa junk shop. Meron pa rin ano, meron pa rin baka ano, yung actually pinagbabawal na natin 'yan eh, pero at least hindi talaga maalis dahil kailangan eh, talagang survival yung mga tao eh. So, kung kunyari ikaw may pera, may pahunang ka, anong gusto mong gawin, Mary Grace? Negosyo. Tinda po ng frozen food o kaya mga biskuit po. Biskuit o kaya frozen foods. Kaya lang pag frozen, kailangan pa yes, may rep ka dapat. Kasi alam mo yan, sensitive yung mga ano. Mga biskuit na lang po siguro, Tay. Hindi ka ba marunong magluto? Marunong din po, Tay. Oo, kaya lang dyan sa lugar pero nyo. Sa area po kasi namin, Tay, Looban, wala pong pwesto. Maliliit pa yung mga bata, hindi niya maiwan. So biskuit talagang ano ha? Baka naman maubos yung biskuit sa kain mo. Hindi po, Tay. Bibigyan na lang itang puhunan. Yes. Kahit paano mapagsimulan mo para kahit paano meron kayo. Kasi biskuit naman ang gusto mo. Mm-hmm. 3,000 na puhunan, okay na dyan eh. Tapos,
sa Monday, alamin ko kung anong mga requirements, tapos pupunta ka na i-stop namin para pa-registered natin yung mga anak mo. Yun. Apo, tay, salamat po, tay. Sige, Mary Grace. Yes, wow. Madali lang yan, madali. Okay. Para ka nang gumawa ng bata niyan. Ay, mas mahirap pa yun, tay. Hindi, mas madali pag gumawa. Parehong, parehong madali. Okay, tay. Sige, Mary Grace. Salamat, thank you po, tay. God bless you po, tay. Ayan, si Mary Grace. Ayan, masaya na siya. Si Mary Grace Rodriguez Maraya.